sa pag-ibig ng Diyos Amado o ipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin niyo lahat. At sumayin niyo rin. Ang pagpapakita ng sanggol na si Jesus sa mga pantas, umago ay nagpapaiwating ng pagliligtas natin ng Mesiyas ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng taong tumanggap sa Kanya bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga paanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawing Panginoon nagpapatawad ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagpagaling mga makasalanang magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Ama naming makapangyarihan, ibinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinapanubayan ng kalangmaliwanag. Kaming mga sumasamba ng iyong pananampalataya ay loobin mong may taguyod ang taong makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Niliwanagan ka ng kaniningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kaniningan. Sa nining na iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, sampo na mga hari lilipat na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaking magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawin ito kung iyong mamanas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdamin, bawang kagalakan niya akong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagat ay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madyan at Eva. At sa Seba na may darating silang may taglay ng mga ginto at kamanyaw. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pati yung mga hari
upang sila ay maligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, marayan naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Pinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito ay hindi inaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa magitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa magitan ng mabuting balita, ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. At tinanong kung kailan lumitaw ang tala at ipinalakad niya silang patungong Bethlehem. Matapos magbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroonan ng bata.
Gayun na lamang ang galak ng mga pantas. Nang makita ang tala, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa tili ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Pinugso nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya ang iba na sila na daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang Panginoon. So, ang Epiphania, ang pagkapakita ni Jesus, ang pagpapakilala ni Jesus, ang pagpapahayag ng Diyos. Bahagi ho na kung saan ay ito itinuturing nating ikalawang Pasko. Utusin na po ay itong linggo na ito. Ito yung last Sunday of Christmas. Tayo kasi mga Pilipino, nauna yung ating Christmas. Advent pa lamang ang ating damdamin, Christmas na. Namamasko na tayo. Advento pa lamang. Kapag namasko tayo na lagpas na ng 25, sinasabi na, oh, tapos ng Pasko ah. Pero tarusin po, yung Pasko talaga ay nagsisimula na December 25 hanggang sa kapistahan ng Epiphania, yung linggo ng Epiphania. Pagdating ng linggo ng pagbibinyag, tapos na yung Pasko. So, kaya ang tawag nga po sa iba, noong una, ito'y pinagdiriwang ng January 6. Pero after Second Vatican Council, inayos ang simbahan na ito ay pagdiwang pag-araw ng linggo. Sabagat hindi makadadalo yung iba kapag ito ay January 6 kasi hindi palaging linggo pumapatak yung January 6. Inayos ang simbahan katulad ng ibang dakilang pesta na ilipat ito sa araw ng linggo. At sa atin, sa linggo, pagkatapos ng Pasko. Ikalawang linggo pagkatapos ng Pasko. Tatlong bagay po ang nais natin bigyan ng paninilay para po sa dakilang kamistahan na ito ng Epiphania na nangyari po sa Bethlehem. Doon nga po nang sinabi ko, ako kayo mapalad at nagpapasalamat at nakarating ako ng Bethlehem. Isa po ito sa mga lugar na talagang pinipilahan ng tao, ang Bethlehem. Yun po ay meron doon sa lugar, ay sa ilalim ay meron, kung tawagin natin ay David Star. Yun yung mark ng kapanganakan ni Jesus. Napaka-ikli lang po yung panahon na ilalagi nyo kasi napakahaba ng pila. At pagkasabihan ka na dilipat na sapagkat marami ang naghihintay. Pero nais natin ang paglinilayan ang dakilang pagkakataon na ito ng kapistahan na Epiphania sa tatlong puntos. Una, tulad nga po na ipinahayag natin ang araw na ito ay ang Epiphania, ibig sabihin ay pagpapakilala ng Diyos. Pagpahayag ng Diyos. Ang pagpapakita ng Diyos. Yung Diyos po natin ay hindi po ang Diyos na hinahanap ng tao. Bagamat may mga sabi nga natin ay expression natin ay nais kong makita ang Diyos. Pero yung ating pananampalataya, higit sa lahat yalit, ang Diyos na naghahanap sa tao. At hindi lang po ang Diyos na naghahanap sa tao, ang Diyos na nagpapakilala ng kanyang sarili sa tao. Hindi po nahiya ang Diyos
na magpakilala ng kanyang sarili. Tayo mga Pilipino, ayaw natin ipakilala natin yung ating sarili. No? Pero itong pananampalataya natin, isang pananampalataya, na ang Diyos na naghahanap sa tao kaysa sa ang tao na naghahanap sa Diyos. Kasi, alam po kasi yung implication na kapag sinabi natin na ang tao ay naghahanap sa Diyos, napaka, ang Diyos ba natin ay nagtatago? Do we need to discover God? No? Kaya ang tao ang naghahanap sa Diyos? Hindi. No? God made himself to be seen by men. Siya yung nagpahayag ng kanyang sarili. Siya yung nagpapakilala ng kanyang sarili. Dahil nais niyang makilala siya ng tao. Kaya nga, isang libro natin sa banal na kasulatan ni Alin, The Book of Revelation, ang pagkapahayag. The whole Bible is a book of revelation, ang pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa tao. At yun, yung mga maliwanag na kung saan ito ay hindi na pinamanhin na ang tao, ang Diyos ang naghahanap sa tao, lalong-lalo na po ang Diyos ang nagpapakilala sa tao sa misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos. On the mystery of incarnation. God reveals himself. Kasi bakit? Hindi natin makikilala ang Diyos kasi siya po yung Spirit. So kailangan makilala natin siya on something that is, sabi nga natin, tangible. Naaamoy, nahawakan. Yung nararamdaman ng ating five senses. Kaya, bahagi yung nakusahin makita po natin ang Diyos na nagpapakilala ng kanyang sarili sa tao. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Ganun tayo nais niyang makasama ng Diyos. No? Pangalawa, bahagi po ng pagkilos na kung saan ay siguro sabihin natin ay Father, yan ay maliwanag na rin itinamanik doon sa kapanahonan ng Kapaskuhan noong December 25. What makes Epiphany different from December 25? Kasi isa pong makita mo na ilin, yung pong elemento ng bago na ipinapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, hindi lamang sa mga pastol, hindi lamang sa mga Israelita, kung saan, sa hindi Israelita, yung tinatawag natin pagano. Sino ba yung tatlong mago na ito, yung tatlong hari na ito? These are the stargazers. Ito yung mga tumitingin sa mga bituin. Sino yung mga tumitingin sa bituin? Kung ngayon, tawagin po natin, ano? Ito yung mga astrologists. Ito yung mga tinuturing natin mga manghula. Ito yung mga naniniwala sa tinatawag po natin zodiac sign. Ano? Ito yung mga pagano. Mga hindi naniniwala sa Diyos. So hindi lang siya nagpapakita sa mga taong naniniwala sa Diyos. Ang Diyos ay nagpapahayag sa mga tao na kung tingnan po natin ay mga hindi mga Hudyo. Mga pagano. Alito po, siguro sa akin, hindi natin masyadong ramdam yung bigat ng sheep. Ano? Para po sa mga Israelita, ay medyo mabigat po ito. No? Kasi bakit? Kasi yung pananampalataya ng pagkiluso, kahit na sa mga Muslim, ay sabi na yung akin na kailangan
ay ikaw ay kinakailangan na pumasok ka sa aming lahi bago ka maligtas. Kapag hindi ka Hudyo, hindi ka pwedeng maging, kapag hindi ka naging Israelita, hindi ka maliligtas. Ganun yung pagkaunawa. Iba yung mensahe na binibigay nito. So ito, nagpa-ampeni siguro natin gamitin na ito ay elemento ng globalization. Na yung pananampalataya is not only directed to one faith. Na yung pananampalataya is not directed sa isang uri ng lahi. Na yung pananampalataya hindi lamang para sa isang uri ng grupo ng tao. Ito ay inihahandog para sa lahat. At ito ay pinakita ng tatlong mago. Ang sawagin ngayon natin ngayon ay ito ay yung term na maaaring gamitin natin ngayon ay globalization. Globalize. Ay medyo mabigat po yan kasi ano ba yung kabaligtaran ng globalization? Protectionism. Hindi, kami lang. Kami lang. Ayaw namin na mayroong kahati. Ayaw namin yan kasi bakit? Ha? Mawawalan kami ng identity. Yung term na ginagamit ng ating pananampalataya, no? Kasi ito yung mga makabagong terminolohiya, ano? The word Catholic. Ano yung ibig sabihin ng Catholic? Universal. No? Para sa lahat. Without erasing your identity. Hindi na mulga na kapag ikaw ay nananig sa Diyos. No? Kasi mawawala na yung identity mo bilang isang Pilipino, bilang isang mananampalataya, o hindi kaya ay bilang isang mananalakal. No? Hindi restricted ng ating pananampalataya. No? Kaya yung ibig sabihin, Catholicity, universality, yun ang ibig sabihin ng salitang Catholic. Para sa lahat. Yung term na ginagamit ngayon ng ating Santo Papa ay alin. Siguro maaaring marinig yung palagi alin. No one is denied. No one is to be left out. Walang hindi pwedeng makakasali. No one is to be excluded. Yun kalimitan yung term na ginagamit po ni Pope Francis. No one should be excluded. Yung sabihin, kung maaari, we need to accommodate. Hindi lamang ang isang uri ng lahi. Hindi lamang ang isang uri na teknolohiya, hindi lamang ang isang uri ng pag-iisip. Ngunit alin na ang pananampalatayang ito ay isang pananampalatayang alin could penetrate na pwedeng sumako sa iba't ibang uri ng lahi, ng iba't ibang uri ng pagkaunawa, ng iba't ibang uri ng lingwahe. At sabi nga po natin, ito ay mayroong mabigat na implication kapag sinabi natin na universal. Universal. Para sa lahat. Hindi lamang para sa ilang. Hindi lamang sa mga elitista. Hindi lamang para sa mga Israelita. Kaya, bahagi yun ang kung saan ipinamanig natin. Yun po yung kagandahan ng ating pangalan, Catholic Universal. At ito po, kung tutusin po, ay may yung malaking hamon. Kasi,
Ano yung pangatlo? Yung pangatlo yung pagtanggap. Pagtanggap na si Jesus ay nagpahayag ng kanyang sarili para maligtas ang tao, at ito ay ipinahayag niya sa lahat ng uri ng lahi. At ano yung pagtanggap natin? Ang malaking. No? Ano yung hangpo na pinakailangan natin dito? Okay. Kung ang pagtanggap ng Diyos, halimbawa na lamang sa iba't ibang lingwahe, anong implication ito sa atin? Tolerance. Pagpapasensya. Pagpapasensya. Pag-uunawa. Kasi makita natin na yung palang aking pamamaraan na aking nakagisnan ay maaaring tama. Pero hindi lang ito ang pwede. Meron din palang ibang pamamaraan na pwede. No? At para maintindihan ko yung pamamaraan na ito na iba, kinakailangan kong pag-aralan ito. At yun ay nangahulugan ng panahon. Yun ay nangailangan ng pagkapasensya. No? Ang mundo natin ngayon, na mundo na kung tuwusin po ay tayo ay advanced in technology, ay kumisa, tinuturuan tayo na rin, umiiksi yung ating pagkapasensya. Kasi bakit? Gawa ng teknolohiya, naging madali yung pagkilos. Nakalimutan natin na rin, kinakailangan natin magpasensya. Kinakailangan natin ang isang higit ng pagkaunawa. Kasi bakit? Ang kaligtasan na dulot na Yesus ay hindi lamang sa katulad natin. Ito ay para sa lahat. At para maunawaan natin yung iba rin, kinakailangan natin ng pagkapasensya. Sabi nga, ano bagay yung isa sa mga nakikita natin ngayon na wala tayong pagkapasensya? Alam nyo, very, very timing. Kasi bakit? Yung AGK, extrajudicial killing, hindi na ito ibang lahi. Sarili nating lahi ito. Ito yung sarili nating dugo. Ito yung sarili nating kababayan. Ay, hindi. Nawawalan tayo ng pasensya. Lipulin na lang yan. Yung pananampalataya natin ay pananampalataya na nagnanais na nawa ay makita ang naalit. Walang sanang maiiwan. Wala sanang maalis. No one is to be excluded. Wala sanang hindi makasasama. Ay, Father, iba yung kaisipan nito. Ay, kinakailangan natin mag-isip na ibang pamamaraan. Huh? Wala eh. Bakit AJK na lang? Ay, pag sinabi ko pong AJK, extrajudicial killing. Huh? Kasi bakit? Wala. Humina na ang ating pagkapasensya. Huh? Humina na yung ating pagkapasensya. Sabi ko, nalulungkot ako. Kasi yung usapin dun sa aso sa isang pelikula na pinatanggal sa MMM, ano? Gawa lamang ng aso. Napatigil yung isang pelikula, gawa ng aso. Ano? Sabi ko, sana kung ganito rin sana yung ating pagkiling sa pagkapasensya natin sa tao, ano? Na ito ay buhay ng tao. Ano? Wala na. So, bahagi yung rin ako na kinakailangan natin. Kasi bakit? Yun yung turo ng ating pananampalataya. Kung kaya ka natin i-accommodate yung ibang lahi, eh bakit hindi natin sariling lahi? Eh, Father, iba yung kaisipan eh. Yung bang pananampalataya natin ay para lamang sa kaisipan natin? Hindi, lawakan natin. Yung ating pananampalataya, kasi si Jesus, nilawakan niya yung kanyang pananampalataya. Isinama niya ang mga tatlong hari na ito na iniiba ang pamamaraan sa pamamaraan na nakagisnan
ni Jesus bilang isang Udyo. No? So kaya ito ang tatlong ito ang nais na po natin paglingi tayo. Una, ang Diyos na nagpapakilala ng kanyang sarili. Pangalawa, ang Diyos na nagpapakilala ng kanyang sarili para sa lahat. Hindi lamang sa atin. Pangatlo, kung matanggap natin yung katotohan na ito, dapat mas mahaba ang ating pagpapasensya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay sa pisong isang anak ng Diyos, Panginoon na ang lahat, nagkatawang tapos sa lahat ng Espiritu Santo. Pinagpapasakit ito sa Pilato, ipinako sa krus na matay ang bibig. Nanaw sa kapanan ng mga yumao, na may tatlong araw na ako'y namagunig. Umakyat sa langit, nalulugod sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon ay nagmumula pa rin ito at umuwi sa mga nanaway ay pamatay ang tao. Sumasampalataya ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa pananampalataya ng Katoliko, sa kasamaan ng walang, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng Jesucristo, ang lahat ng naging anak ng Diyos ay ang tagapagmana ng kalangitan. Itaas natin ngayon sa Ama, nating Diyos, ang ating mga kaibigan. Panginoon, tinggin mo kami. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika, naway manatili siyang buhay na tanda ng kaligtasang kaloob ni Jesus sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, naway matipong sila sa iisang kawan na tumatahak sa liwanag ng daan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa mga taong nahihirapang umahon sa dilim na makasalanang pamumuhay, naway makatagpo sila ng pag-asa at kalakasan sa patiyakang naparito ang anak ng Diyos upang baguhin ang kanyang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, naway tanggapin din nila ang kaligtasang kaloob ng Diyos sa magitan ng matuwid nilang pamumuhay at mapagmahal na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa bayang Pilipinas, naway makasulong tayo sa daan ng kaunlaran at kasaganaan sa pamagitan ng sama-sama nating pagkilos laban sa kahirapan, korupsyon at krimen. Manalangin tayo. Panginoon, tinggin mo kami. Ama namin, mapagpala yung pagkaloob mo sa amin ng mga kahilingan. Itulot mong maging mga karapat dapat kami sa mga pagpapalang ito. Sa pamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen.